BPI Online Account, how to enroll to BPI Online Banking Account. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. From our previous video, pinakita namin kung paano mag-open ng savings account with BPI and also how to change your PIN for the first time. For this video, ipapakita naman namin kung paano gumawa ng online banking account with BPI. Mas magandang meron kang online account with BPI, especially if you want to pay your bills online. Pwede ka rin magpadala or mag-send money online using your BPI online banking account. Pwede kang mag-transfer ng pera sa ibang bank using your BPI online account. So to start, open your browser and go to online.bpi.com.ph. And since magre-register tayo sa online banking account ng BPI, I'll click this register now. For step 1, ang pipiliin mo is yung type ng account mo with BPI. Pwedeng deposit, ito yung normal na savings account natin with them. Pwede yung ATM, yung mga passbook. Pwede rin yung credit card kung meron kang credit card with them. And pwede rin yung consumer loan. Let's say meron kang mortgage with them. Meron kang binabayaran sa kanila na nag-loan ka ng kahit ano, like kotse, bahay or personal loan. For this video, ang meron ako sa kanila is ATM or yung savings account code. So I'll click deposit. And what is your deposit account number? Yung account number, makikita to sa deposit slip na binigay sa inyo nung nag-open ka ng account. And it's a 10-digit account number. So for my birthday, and for CAPTCHA, I have to check this and click next. And then for step 2, kailangan ko nang ilagay yung gusto kong username and password. Ito yung gagamitin ko every time mag-login ako sa online account ko with BPI. So username must be 6 to 12 characters with letters and numbers. For password, meron isang lowercase and isang uppercase na alphabet or character. May isang number, at least may isang special character, and ang minimum characters niya is 8 characters at least. So, kung nakuha ko naman lahat ng requirements for the password, and i-retype ko lang ulit dito yung password. And then enter the email address here, and re-enter ko lang dito yung same email address na nilagay ko dito. And scroll down ko lang. And i-check ko tong I agree to the terms and conditions. Pwede mong i-check yung terms and conditions by clicking this one. So ito yung terms and conditions. May option kang basahin to. For my case, na-check ko na siya. So pwede na ako mag-proceed. How did you learn BPI online? So let's say YouTube. And click submit. And this is still my current phone number. So I'll click yes, send me the code. And enter the code na na-receive mo sa phone. And click submit. And here's the confirmation, your BPI online account was successfully created. So I'll go to login page. Itatest ko lang yung login sa nilagay ko kanina. And click login. So here's the first message. I'll just click this next. And I think we're good. Ito yung currently account ko with them. So ito yung mga transactions ko in the past. So ito na yung online account ko with BPI. Meron ditong information about their mobile key. Mobile key is new alternative to one-time PIN. I think applicable to especially if you're not in the Philippines wherein pag mag-transfer ka kasi ng pera online, kailangan pa ng one-time PIN na isend sa cellphone number mo. This time, may alternative na sa one-time PIN. Turn on mobile key in the BPI mobile app today. Yun yung gagawin natin sa next video natin. And also, very quick lang, ito yung mga features na meron sa BPI online account. Pwede kang mag-transfer ng pera. Let's say for this one, pwede kang mag-transfer sa sarili mong account kung marami kang account with BPI. Pwede ka rin mag-transfer sa ibang BPI account. And also, pwede ka rin mag-transfer to other bank. May mga videos kami about this. You may check this I button to check that videos. And also, pwede ka rin magbayad ng bills online. Pwede ka magbayad sa Meralco, sa PLDT, sa mga insurance payments natin, sa mga loans. Pwede yun. For a list of billers, apunta tayo sa other services.
And for manage recipients dito, add new recipients. So, andito yung type ng, andito yung iba't ibang bills na pwede mong bayaran sa BPI. Let's say, gusto kong bayaran yung smart bill ko. Pwede siya. Gusto kong bayaran yung PLDT, pwede rin siya. Meralco, pwede rin siya. So, maraming options dito para bayaran yung mga bills natin na nare-receive natin monthly. And also, balik tayo sa payments. Pwede ka rin mag-load sa cellphone mo. Pwede load prepaid phone. Pwede ka rin mag-load sa other prepaid accounts. Signal or Meralco kuryente load, pwede rin siya. And sa load e-wallet, I'll click this yes. And sa load e-wallet, pwede rin loadan yung mga electronic wallet natin. I think applicable dito yung mga GCash, katulad ng mga ganon. I-explore natin yan sa mga next video. And again, na-mention ko kanina, may mga existing videos na kami about sa BPI online payment. You may check that videos. And also, meron ditong options about investment. Pwede kang mag-invest sa BPI through your BPI online account. And that's it. Ito yung loob ng BPI online account. Maraming features or maraming options na pwede kang i-take advantage dito. Pwede mo nang gawin yung mga transactions mo online. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. You may also check these videos. Ito yung mga videos namin about BPI and also other videos on how to grow your money online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!